Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood dito sa video na to. Ito po ay karugtong lamang ng nakaraan kong video na kung saan pinalakay ko ang kahulugan ng La Ilaha Illallah. Ang Allah na sadyang malayo sa anumang kakulangan ay siyang tanging nagtataglay ng mga banal na katangian. Ang kabanalang ito ay taglay ang karapatang magtakda ng mga batas. Ang Allah ay siyang nagtatakda ng mga batas para sa kanyang mga nilikha. Kaya naman, walang sinuman ang maaaring gumawa ng batas para sa kanyang sarili o maging sa iba na hindi umaayon sa mga batas ng Allah na ibinigay sa kanyang mga sugo. Ni ang tao ay hindi maaaring magpanukala ng mga pamamaraang pagsamba o mga alituntuning pinagkasundoan para sa bawat isa o sa pangkalahatan. Ni hindi ito karapatan ng sinuman na maghaka-haka kung ano ang pinahihintulutan o ipinagbabawal ayon lamang sa kanyang sariling kagustuhan. Ni hindi ito karapatan ng sinuman na magtakda ng batas sa pagpaparusa ayon lamang sa kanyang sarili. Ang mga karapatang ito ay katangian at tanging si Allah lamang ang maaaring magbigay sa atin ng batas. Sino mang mangahas na mag-angkin ng mga naturang karapatan ay inilalagay ang kanyang sarili bilang isang Diyos. Sino man ang sumunod sa kanya ay itinuturing siyang Diyos na kapalit ng Allah. Sinabi ng Allah, ang dakila na ang mga Kristiyano ay nagtuturing sa kanilang mga pinuno o pari at mga pantas bilang kanilang mga Panginoon bukod pa sa Allah, sapagkat sinusunod nila ang kanilang mga ipinagbabawal na pinahihintulutan naman ng Allah na wala namang banal na kapahintulutan mula sa Kanya. Ginawa nila ito kung karaang malaman nila na ang Allah ang siyang tunay na Diyos na dapat sambahin. At matapos nilang malaman na tatanggapin lamang ng Allah ang mga pagsamba na kanyang itinakda at ipinahayag sa kanyang sugo. Ang Allah rin ay nagsabi na kung si Muhammad ay nagbigay ng huwad na salita tungkol sa akin, katiyakang sinunggaban na namin siya sa kanyang kanang kamay at walang alinlangang pinutol na namin ang kanyang pulso o ang punong daluyang ugat. Ang pagpapahayag ng La Ilaha Illallah o walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah ay nararapat na may kalakip na pagsasagawa ng mga sumusunod na patakaran. Una ay ang kaalaman. Ito ay ang kinabibilangan ng pagkilala sa Allah bilang nag-iisang tunay na Diyos na siya lamang dapat alayan ng pagsamba at ang pagtakwil sa lahat ng Diyos-Diyosan. Na sadyang huwad na hindi makapagbibigay kabutihan, ni hindi makapagdudulot ng pinsala. Ikalawa ay ang katiyakan. Ang paniniwala sa Allah ay nararapat na malaya sa anumang pag-aalinlangan, yung wala kang doubt. Ang ikatlo, kapag wala ka ng doubt, ay ang pagtanggap. Dahil nararapat lamang natanggapin natin ang lahat ng kanyang mga batayan. Ang ikaapat ay ang pagsuko mo. Ang pagsasagawa ng mga patakaran ng may pagpapakumbaba at maluwag sa kalooban ng may kasiyahan ng Allah ang siyang Panginoon. At si Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan, ay ang kanyang propeta at suko. Ang ikalima naman ay ang pagkamakatotohanan o ang truthful. Nararapat isagawa ng mataimtim ang lahat ng kinakailangan dito. Ika-anim ay ang pagkamatapat. Maging matapat sa pagsamba sa Allah. Ialay ang lahat ng pagsagawa ng pagsamba sa Kanya lamang. Na wala kang ibang sasambahin na kagaya ng mga Diyos-Diyosan o ang mga impostor na pinapanginoon. Ang ikapito, ang pagmamahal. Mahalin natin ang Allah. Mahalin natin ang dakila. Mahalin natin ang kanyang sugo na si Muhammad at ang mga nagmamahal at sumusunod sa Allah. Dapat lamang na isaisip din natin at sundin ang mga iniuutos ng Allah at iwasan ang mga ipinagbabawal niya.
ang pagkamasunurin sa Allah ay nararapat na may kalaki na pagmamahal sa Kanya. Kinatatakutan natin dapat ang Kanyang kaparusahan. Inaasam din dapat natin ang Kanyang gantimpala at minimithi ang Kanyang kapatawaran. Sinusunod ang Kanyang mga aral ng mga Kanyang mga propeta. Isa na rito ay si Propeta Muhammad na siyang panghuli sa mga sugo ng Allah. Ang pagtanggap sa Sharia, ang naibig sabihin ay ang mga batas at mga pagganap sa pananampalataya na nagpawalang saysay sa lahat ng mga naunang batas at mga pangrelihiyong seremonya. Ang kanyang batas ay taglay ang pinakamahusay sa bawat naunang Sharia. Ang mga nabanggit ay isang maikling paliwanag lamang sa kahulugan ng pagpapahayag ng La ilaha illallah o walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. At ang kanyang kinakailangang alituntunin sa pagsasagawa nito. At sana kapulutan natin at tayo ay maging kapakipakinabang at pagpalain niya nawa tayo sa sampung ng kanyang mga alipin at o lingkod at sugo. Ang ating propetang si Muhammad at ang kanyang pamilya at ang lahat ng kanyang mga kasama. At sana dito sa aking maikling pagpapaliwanag ay may nakapulutan ninyo ng aral at may natutunan kayo. Hindi lamang dapat tayo nakikinig, dapat isinasaisip at sinasapuso din natin. At higit sa lahat, dapat isinasagawa. Yun lamang po hanggang sa susunod. Kung meron ka din po kayong time, maaari nyo rin pong panoorin ang aking mga nakaraang video kung saan baka sakaling maintindihan at maunawaan ninyo ang ibang katuruan sa Islam, ang history ng Islam sa Pilipinas at ang iba't iba ring celebrities na yumakap sa Islam.